Natatakot po ako, Ma. Baka nakuha niya tayo. Mikay, bilisan mo na at magsisimula na ang misa. Ano bang ginagawa mo dyan sa banyo? Masakit po ang tiyan ko po, Ma. Ikaw na lang po magsimba. Diyos ko ka, ano ba kasing pinagkakain mo kagabi? Unang simbang gabi, hindi ka makakasama? Pambihira ka talagang bata ka? Mauuna na ako, bahala ka na rito sa bahay. Mag-almusal ka na lang, may pandesal sa lamesa. Wika ni Sela sa anak at saka lumabas na rin ng kanilang bahay. Ano ba to? Ngayon pa sumakot yung tiyan ko? Nakakaya kay Papa Jesus? Hindi na ako makasimba? Napabuntong hininga na lamang ang 8 taong gulang na bata. Nanghihinayang ito, maaga pa naman siyang gumising. Pero sa huli ay hindi rin pala siya makakapagsimbang gabi. Napaupo na lamang ito sa harapan ng lamesa. Ano, Mingming? Tayong dalawa lang dito? Sayang, bibili ako ng bibingka para sa'yo. Sabi ni Mikay sa kanyang alagang pusa. Mga ilang sandali lang, nakarinig na lang si Mikay ng mga kaluskos sa kanilang bubong. Nagtataka ang bata kung kaya't naisipan nitong lumabas ng bahay para silipin iyon. Pagtingala niya sa itaas ay may nakita siya. Hindi niya sigurado kung ano iyon dahil madilim. Pero sa murang edad, alam na ni Mikay na hindi iyon pangkaraniwan. Sino yan? Tanong ni Mikay sa itaas ng bubong nila. Tumuntong pa siya sa drum para makita iyon. Nanlaki ang mga mata ng bata nang makitang gumagapang ang nilalang paalis. Dali-dali siyang napatakbo sa kanilang bahay. Kinandado niya ang kanilang pinto sa sobrang takot. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hindi nito namalayan na nakaidlip na pala siya. Nagising na lang ang bata nang marinig na ang kanyang ina. Mikay! Ano ka bang bata ka? Buksan mo itong pinto! Kanina pa ako rito! Rinig niyang sigaw ng ina sa labas ng pinto. Nagmamadaling binuksan ni Mikay ang pintuan at hinarap ang ina. Bakit ba sinerado mo ang pinto? Alam mo namang uuwi ako agad pagtapos ng misa. Inis na tanong ni Sela. Muling nakaramdam ng takot ang bata nang maalala ang dahilan kung bakit siya nagkandado. Eh kasi, Ma! Ano nga? Kanina pa ako dito sa labas. Mag-aalas 8 na. Hindi pa ako nakakaluto. Dagdag pa ni Sela. May nakita po akong gumagapang po sa bubong. Napakunot noo si Sela sa kanyang narinig. May mga pagkakataon kasi na kung minsan nagkakaroon ng mga hallucination si Mikay dahil sa sobra nitong pagod sa paglalaro. Gumapang sa bubong? Opo, Ma. Hindi ko po alam kung ano po yun. Pero gumagapang po siya. Nakakatakot po. Tugon ni Mikay. Bumuntong hininga na lamang si Sela. Naku kang bata ka. Ayan, magpagod ka pa. Para kung ano-ano na naman ang nakikita mo. Totoo po yung kinasabi ko po, Ma. Mikay, marami pa akong gagawin. Sige na. Wala nang nagawa pa ang batang si Mikay nang dumiretso na ang kanyang ina sa kanilang maliit na kusina. Lumabas na lamang si Mikay at muling tinanaw ang kanilang bubungan. Napapailing siya dahil alam niya sa kanyang sarili na totoo ang kanyang nakita. Makalipas ang ilang oras ay naging abala na si Sela sa mga gawaing bahay. Kinahapunan na ito natapos sa lahat. Nasaan na naman kaya yung batang yun? Mamaya, pagod na naman kakalaro. Makapagluto na nga lang ng hapunan, sabi ni Sela. Pupunta na sana siya sa harapan ng kalan nang may makita siyang bakas ng kamay sa bintana. Tila ba may kung sino ang nagtangkang pumasok mula doon. Nang lapitan ni Sela ang bakas na iyon ay nagtaka siya. Dugo ito ah! Kaninong kamay ito?
Tanong ni Sela sa sarili. Malaki ang kamay ng bakas na iyon, kaya naisip ni Sela na malaking tao rin ang may-ari noon. Dahil sa kanyang kuryosidad, lumabas siya ng bahay at pumunta sa likuran ng kanilang bahay. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Teka, may tumakbo ba dito sa aming tao na naghihingalo?" Nilibot pa ni Sela ang kanyang paningin. Nakaramdam ng kaba ang babae. Pagkatapos ay dali-dali na rin siyang nagbalik ng bahay. Nagkataon naman nakakauwi lang din ni Mikay. Pawis na pawis at marumi ang damit sa kakalaro. "Anak, may lumapit ba ritong ibang tao tapos nagpunta sa likuran ng bahay natin?" Tanong niya sa kanyang anak. "Wala naman po, Ma. Pero bakit niyo po tinanong?" Wala naman. Gusto ko lang makasigurado na walang napadpad na magnanakaw rito." Pagkakailan na lamang ni Sela sa kanyang anak. Nang kumagat na ang dilim ay hindi pa rin mapakali ang babaeng si Sela. Nababahala siya na baka may kung sino ang lumapit sa kanilang bahay. Bigla tuloy na alala ni Sela ang sinabi ng anak. "Mama, totoo po yung aswang?" Biglang tanong ng bata habang kumakain silang dalawa sa hapag. "Bakit mo naman na itanong yan? Saan mo narinig yan?" Seryosong sabi ni Sela na nakatuon lang ang atensyon sa kinakain. "Sabi kasi ng mga kalaro ko, pakaaswang po yung nakita ko po." Wika ni Mikay. Napahinto sa kinakain si Sela at direktang tumingin sa bata. "Walang aswang, hindi totoo ang aswang. Yang mga kalaro mo kung saan-saan kasi nagpupunta, kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi. Huwag kang sasama sa kanila basta-basta," paalala ni Sela. "Pero Mama, paano kung totoo? Ano pong gagawin natin?" "Wala tayong gagawin kasi wala ngang aswang. Ang kulit mo naman, mabuti pa, bilisan mong kumain at nang makaligo ka na, maaga kang matutulog ngayon para bukas makasama ka na sa simbang gabi. Ayaw ko nang makakarinig ng mga ganyang sinasabi mo, ah. Naiintindihan mo ako, Mikay?" Nahalata ng bata na tila bagalit ang kanyang ina. Kung kaya't nanahimik na lamang ito at napatango na lang. Pagkatapos kumain ay sinunod na lang ni Mikay ang ina. Samantala, noong mga sandaling iyon ay hindi naman dinalaw ng antok si Sela. Naisipan niya na lamang na magtahi na lang muna para malibang. Nakaupo lang siya sa gilid ng kanyang anak na natutulog. Mga ilang sandali lamang, may naramdaman na si Sela na tila ba may umaaligid sa kanilang bahay. Sandali niyang inihinto ang pagtatahi. Pasimpleng sumilip si Sela sa nakauwang na kanilang bintana. Wala naman siyang nakitang tao sa labas, kaya nagtataka siya kung ano ang kanyang naririnig. Hihiga na sana siya para piliting matulog nang bigla naman may narinig siyang sit-sit. Nagmumula ang sitsit na iyon mula sa labas ng kanilang bintana. Sa mga pagkakataong iyon, hindi malaman ni Sela kung bakit bigla na lamang siyang kinabahan. Maya-maya lamang ay nakita na lamang ni Sela na nagising si Mikay. "Mama, nararamdaman ko po siya sa labas." Biglang sabi ni Mikay na kahit nakapikit pa ang mga mata. "Sinong siya?" "Yung aswang po, Ma. Nasa labas po." "Diba, sinabi ko na sa'yo, walang..." Naudlot ang sasabihin ni Sela nang may naglalakad na sa kanilang bubungan. "May aswang talaga, Ma. Ayun po siya sa bubong eh." "Huwag kang maingay." Nakikiramdam ang mag-ina. Pinakinggan na lamang nila ang mga yabag ng paa. Nang makarinig na si Sela nang tila may pumapagaspas na pakpak sa labas, dito na naisipan ni Sela na baka nga totoo ang aswang na nasa bubong. Para mapatunayan, nagpa siya si Sela na sumilip sa labas. "Dito ka lang," wika ng babae sa anak. "Wag po, nakakatakot po yung aswang."
Bakong may nagyari sa'yo. Kinuha niya ang mahabang kutsilyo sa kanilang kusina. Matapang niyang binuksan ang pinto at lumabas. Pagtingala pa lamang ni Sela sa kanilang bubong, isang lalaki ang kanyang nakita roon. Lalaking tila umiilaw ang pulang mata. May malapad na pakpak at mahabang dila na sumasayad pa sa bubong. Hoy! Kung sino ka man, lubayan mo kami! Kasi kung hindi, papatayin kita! Pagbabanta ni Sela. Ngunit hindi natinag ang aswang na iyon. Sa halip ay tinawanan lang siya nito. Nang makita ni Sela na gumagapang na ang aswang, dali-dali siyang kumuha ng asin at isinaboy sa bubungan. Naging epektibo ang mga ginawa niya dahil tila napaso ang aswang. Nagkaroon iyon ng pag-aalinlangan. Sinamantala naman iyon ni Sela para magpaulan pa ng mas maraming asin. Nagbato rin siya ng bawang sa itaas. Lumayas ka! Sigaw ng babae. Halos mabaliw-baliw ang aswang sa hapdi na dulot ng asin at ng amoy ng bawang. Pansamantalang nawala ang aswang dahil tumalon ito sa kalapit na puno. Mikay! Tawag ni Sela sa kanyang anak. Mikay, mag-impake ka na muna. Aalis tayo. Pupunta tayo sa bahay ng tiyahin mo. Wika ni Sela. Aligaga ang kanyang mga mata at kung saan-saan na lamang siya tumitingin. Aalis po tayo? Hindi po ba delikado? Gabing-gabi na po eh. Kung hindi tayo aalis, hindi tayo titigilan nitong aswang na iyon. Habang wala na siya, umalis na tayo. Dagdag pa ng babae. Natatakot po ako, ma. Baka nakuha niya tayo. Baka sa mukha ng bata ang matinding takot na nagdulot pa ng panginginig ng mga daliri ni Mikay. Basta magtiwala ka lang sa akin. Tumango na lamang si Mikay bilang pagsang-ayon. Sige na, magligpit na tayo. Ilang minuto lang ay lumabas na rin sila ng bahay hanggang sa tuluyan na nga silang tumakbo. Wala nang katao-tao sa daan dahil alanganin na rin ang oras. Tanging liwanag lamang ng bilog na buwan ang kanilang nagsisilbing ilaw. Bilisan mo anak, sabi ni Sela. Namumutla na sa takot ang batang si Mikay. Ngunit pinilit nitong kayanin dahil hindi nila alam kung ano ang maaaring gawin sa kanila ng aswang. Nang makaramdam sila ng pagod, sandali silang tumigil sa gilid ng halamanan. Hindi pa sila nakarecover sa pagod ay narinig na nilang ang aswang sa paligid. Tumatawa iyon na parabang nababaliw na. Nakita na lang nila ang aswang na nasa gitna ng kalye, gumagapang at tila inaamoy ang semento. Mapapasigaw na sana si Mikay sa sobrang takot. Buti na lang ay natakpan agad ni Sela ang bibig ng anak. Kahit na nilalamon sila ng kilabot at takot, wala silang ginawa kundi pagmasdan ang aswang. Hinihintay muna nila iyong makaalis. Nang makasiguro na sila na wala ng aswang, ay saka sila lumabas sa kanilang pinagtataguan. Masyado silang kampante noong mga oras na iyon. Ang hindi nila alam, hinihintay lang din pala sila ng aswang na makalabas. Mama, yung aswang! Sigaw ng batang si Mikay nang makita ang aswang na nakakapit sa poste. Paglingon niya sa likuran ay lumilipad na ang aswang palapit sa kanila. Ngunit hindi natakot si Sela. Sa halip ay dumukot na naman siya ng asin. Pinaligo ni Sela ang asin sa kanilang katawan. Nang tangkain silang hawakan ng humahabol na aswang, napaso lang iyon dahil sa asin. Subukan mong lumapit, malalapnos ka, pagbabanta ni Sela na isinuot pang kwintas na bawang. Galit na galit ang mukha ng aswang sa pagkakataong iyon. Nanlilisik ang mga mata at talagang gusto silang kainin. Sa kakatakbo nila ay nagtaka na lang si Sela dahil biglang nawala ang aswang sa likuran. Noong mga oras na iyon ay malapit na sila sa terminal. Mas lalong binilisan ng mag-ina ang takbo. Kaso nga lang
Kaso nga lang, may malaking asong itim ang humarang sa kanila. Tahol ng tahol ang aso at akmang lulusubin sila. Nakuha agad ni Sela kung anong klaseng aso iyon. Kaya, dali-dali niyang binato iyon ng bawang. Dumaing sa sakit ang aso, pero naroon pa rin ang nanlilisik na mga mata. Nagtago ang aso sa gilid ng halaman. Nang may mapadaan na tricycle, ay agad na humarang si Mikay. Para po! Tulungan niyo po kami! Wika ng bata at agad naman tumigil ang tricycle. Dali-dali silang pinasakay ng driver, saka pinaharurot ang tricycle papunta sa terminal. Nakahinga ng maluwag si Sela noong mga sandaling iyon. Hindi na kasi sila nagawa pang habuli ng aswang. Nang makarating sa terminal, ay nagpasalamat sila sa driver. Sumakay ulit sila para puntahan ang bahay ng kapatid ni Sela. Doon ay pansamantala silang makikitira habang hindi pa nanganganak si Sela. Ang tanging dahilan kasi kung bakit siya inaaswang ay nagdadalang tao siya. Hindi lang halata sa kanyang tiyan dahil maliit siya kung magbuntis. Talaga, Ma? May kapatid na po ako? Naging masaya naman ang batang si Mikay nang malaman na magkakaroon na siya ng kapatid.